Matuto at maliw. Mag-subscribe sa Learning Express 101. Dahil dito, marami kang mapupulot na kaalaman. Ayan, kumusta mga ka-LE? At welcome sa channel kung saan marami kang matututunan tungkol sa misteryo ng ating kalawakan. Ito ang Learning Express 101. Welcome sa part 3 ng ating Anunnaki Series. Pasensya na kung medyo natagalan na at nabiting kayo ng konti. Ayaw kasi namin na madaliin ang part na ito. Gusto kasi naming makakalap ng mas maraming impormasyon hanggat maaari. Bago mo panoorin ang part 3, siguraduhin mo munang napanood mo ang part 1 at part 2 ng video na ito para hindi ka maligaw. Bago tayo mag-umpisa, magbibigay lang muna ako ng disclaimer. Hindi ko napatatagalin pa, ito ang part 3 ng ating Anunnaki series. The Biblical Great Flood. Okay ka LE, bigyan ko lang muna kayo ng konting intro kung ano ba ang Anunnaki Divine Council. Ang Anunnaki Divine Council ay ang pagpupulong ng mga Diyos na Anunnaki, yung mga nasa Nibiru, Earth at iba pang mga planeta. Sila ay nagpupulong kapag meron silang mabigat na desisyon na kailangang gawin. Kagaya ng pagpupulong nila sa paglikha ng tao, si Anu ang may pinakamataas na posisyon sa Anunnaki Divine Council. Ang pangalawa naman ay si Enlil, sumunod ay si Enki. Sa pulong ng Anunnaki Divine Council, sinabi ni Enlil na ang Earth ay tuluyan ng nasira dahil sa kaguluhang dala ng mga hybrid na nilalang dito. Ang tinutukoy niya ay ang mga tao at mga Nephilim. Plano niyang wasakin ang lahat ng ito sa pamamagitan ng malawakang pagbaha na papatay sa lahat ng tao. Kinontra naman ito ni Ninma at sinabing magpadala na lamang ng salot o sakit. Maraming Anunnaki ang hindi sumang-ayon sa plano ni Enlil, pero hindi siya nagpapigil at tinuloy pa rin ang kanyang plano. Dumulog si Enki kay Anu na pigilan si Enlil sa kanyang plano na gunawin ang ating mundo. Pero hinayaan lamang ni Anu ang desisyon ni Enlil. Nang malaman ni Enki na wala na siyang magagawa para mapigilan ito, agad siyang kumilos at binalaan ang nag-iisang tao na mahalaga sa kanya. Naalala niyo ba yung kinuwento ko sa inyo na may nakasama si Enki na babae sa ilog? Ang taong nabuo sa pagsasamang iyon, ang kanyang pinuntahan para balaan. Hindi nito alam na si Enki ang kanyang tunay na ama dahil hindi ito pinaalam ng kanyang ina. Nagpakilala na lang si Enki bilang Diyos upang hindi ito matakot sa kanya. Sinabi nito na kailangan niyang gumawa ng malaking barko kung saan sila ay magtatago ng kanyang pamilya at mga hayop na kanyang maliligtas. Sumunod naman siya at ginawa ang pinag-utos ni Enki. Gumawa siya ng isang malaking barko na magkakasya ang buo niyang pamilya at mga pares ng hayop na kanyang maililigtas. Ang taong ito ay nagngangalang Uta na Pishtim sa Yusudra, na mas kilala natin bilang Noah. Oo ka LE, sa orihinal na version ng Book of Genesis, si Noah ay biological son ni Enki. Ito ang dahilan kung bakit siya lang ang binalaan nito sa paparating na baha. Bago dumating ang pagbaha, natapos na ni Sayusudra ang barko at unti-unti niyang kinolekta ang mga hayop sa tulong ni Enki. Mga ka-LE, kung mapapansin nyo, parang napaka-imposible na lahat ng uri ng hayop ay magkasya sa iisang barko, hindi ba? Kahit gaano pa ito kalaki, mahihirapan pa rin siyang gawin ito. At problema pa kung ano ang ipapakain niya sa mga hayop na ito at sa kanyang pamilya. Dahil dito, nagbigay ng teorya si Eric von Daniken tungkol sa mga hayop na inilagay ni Sayusudra sa kanyang barko. Ayon sa kanya, posible na ang kanyang nilagay ay hindi literal na mga hayop,
kundi kopya lamang ng DNA ng mga ito. Ang teoryang ito ay posibleng ipaliwanag kung paano nagkasya ang lahat ng hayop sa arko ni Sayusudra. Ito ay dahil ang kanilang life essence lamang o DNA ang kanyang dinala sa kanyang arko. At kapag natapos na ang baha, gagamitin na lang nila ito upang maibalik ang mga hayop sa Earth. Mga ka-LE, alam nyo ba na nasama din sa Epic of Gilgamesh ang kwento ng Great Flood? Ito ang babasahin natin ngayon. Nang matanaw ng mga tao ang nibiru sa kalangitan, bigla na lang nabalot ng dilim ang buong paligid. Ilang araw na hindi dumapo ang liwanag sa ulap, at ilang gabi na hindi namataan ang buwan sa langit. Natakot ang lahat at tumawag sa mga templo ng Diyos, ngunit wala ng Diyos na sumasagot sa kanilang panawagan. Sininurta, ang anak ni Enlil, ay binuksan ang mga kanal at giniba ang pader na nagpuprotekta sa mga tao sa syudad ng Shurupak. Umuga ang lupa at bumuhos ang walang patawad na ulan. Dahil dito, dahang-dahang umangat ang tubig sa mga irigasyon hanggang maabot nito ang taas ng tao. Nagkagulo ang lahat ng tao at naghanap ng ligtas na lugar. Ang lahat ay napatigil nang makita nila na magliwanag ang templo ng mga Diyos. Ang mga barkong pangkalawakan ng Anunnaki ay nagbuga ng apoy at bumulusok sa langit. Maski ang mga Anunnaki ay takot na takot nang umalis dahil hindi nila inakala na sobrang lakas ng puwersang kanilang pinakawalan dito sa lupa. Ang lahat ng tao ay umiyak sa takot, sumigaw sa langit at humingi ng tulong. Pero ang kanilang Diyos ay wala na sa mundo. Sila ay umalis na at nagpunta sa kalawakan, habang ang iba naman ay bumalik sa Nibiru. Habang nasa langit, sakay ng kanilang barkong pangkalawakan, naririnig ni Ninma at Enki ang sigaw ng mga tao at ang pagkasira sa Earth. Lumuha si Ninma at nagsisi dahil hindi niya pinigilan si Enlil sa kanyang desisyon. Kasabay ng pag-iyak ng mga tao dito sa lupa ay ang pag-iyak din ng mga Diyos sa langit. Ang lahat ng ito ay nangyari habang si Sayusudra at ang kanyang pamilya ay nanatiling ligtas sa loob ng kanilang arko. Sa loob ng 7 araw, walang tigil ang pagbuhos ng malakas na ulan. Ang baha naman ay nagpatuloy sa pagpatay ng lahat ng nasa lupa. Nang tumigil na ang pag-ulan at kumalma na ang tubig, nagbukas si Sayusudra ng maliit na bintana sa arko. Labis ang kanyang tuwa nang naramdaman niya ang sikat ng araw na dumapo sa kanyang pisngi. Pero kasabay nito ang lungkot, dahil alam niya na lahat ng tao ay patay na. Nakita niya na unti-unting bumababa ang tubig. Kasunod nito, ang kanilang arko naman ay bumangga sa Mount Nimush. Dito sila dumaong at nanatili ng 6 na araw. Sa 7th araw, nagpalipad siya ng kalapate at sa sumunod naman ay swallow. Kaso, ang 2 ibong ito ay bumalik. Isang tanda na wala pang ibang lupa na pwedeng dapuan. Nang sumunod na mga araw, nagpalipad naman siya ng uwak at hindi na ito bumalik. Dahil dito, nalaman ni Sayusudra na bumaba na ang baha sa ibang lugar. Naghanda siya ng pag-aalay upang magpasalamat sa kanyang mga Diyos. Nagsunog siya ng insenso at ang usok nito ay natanaw ng mga Diyos na nasa ibabaw ng ulap. Nagulat ang lahat ng Anunnaki dahil ang akala nila ay wala ng mga tao na natitira para mag-alay sa kanila. Agad nilang pinuntahan ang pinagmumula ng usok ng insenso. Ang unang dumating ay si Ninma. Siya ang pinakaunang surrogate mother nating mga tao. Labis ang saya nito nang makita si Sayusudra
Dahil dito, nangako siya na hindi niya malilimutan ang napakasayang araw na iyon. Tinawagan niya ang ibang mga Diyos na magpunta kay Sayusudra, maliban lang kay Enlil. Dahil siya ang sinisisi nila kung bakit nagkaroon ng pagbaha. Pero nahanap pa rin sila ni Enlil dahil sa insenso. Nagulat siya nang makita na may isang tao na nakaligtas sa pagbaha. Tinanong niya kung paano ito nangyari at sinabing napaka-imposible na may makaligtas na tao mula sa dilubyo. Tinuro naman ng kanyang anak na si Enki ang nagturo kay Sayusudra tungkol sa baha. Si Enki ay nagalit at sinigawan si Enlil na ang lahat ng ito ay kasalanan niya. Siya ang pinakamataas na Diyos sa mga Anunnaki, pero hindi marunong mag-isip at bigla na lamang nagbibitaw ng mabigat na desisyon. Labis ang galit na Enki noong mga oras na iyon. Tinanong nito si Enlil, "Ngayon, dakilang Enlil, hari ng mga Diyos, anong plano mong gawin sa taong ito?" Lumapit si Enlil kay Sayusudra at pinatawag ang pamilya nito. Lumuhod naman sila sa harapan ni Enlil. Hinawakan nito ang kanilang mga noo at sila ay binasbasan. Binigyan nito ng mahabang buhay ang buong pamilya ni Sayusudra sa pamamagitan ng pagbabago ng kanilang DNA. Pagkatapos nilang mabasbasan, sinabi ni Enlil na kailangan nilang dalhin si Sayusudra sa lugar kung saan nagmumula ang ilog upang dito na manirahan habang buhay. Malayo sa mga tao at malayo sa lahat. Sa lugar kung saan hindi na sila basta-basta makikita. Mga ka-LE, kung binuo lang sana ni Sayusudra ang paglalarawan sa lugar kung saan sila dinala ni Enlil, posible pa sanang mahanap natin ang lugar na ito ngayon. Ka-LE, nagtataka ka ba kung bakit kailangang ilayo na Enlil si Sayusudra? Ito ang sagot. Kaya dinala ni Enlil si Sayusudra sa isang malayong lugar upang hindi na nila maikalat ang kanilang DNA sa mga taong gagawin ni Enki. Ito kasi ang dahilan kung bakit ginawa ni Enlil ang Great Flood. Dahil nagkaroon ng iba't ibang hybrid na nilalang dito sa lupa. Ang tinutukoy niya dito ay ang mga higante at mga tao. Si Sayusudra kasi ay hindi pangkaraniwang tao. Dahil siya ay bunga ng pagsasama ng Anunnaki at ng tao. Oo ka LE, sa orihinal na version ng Great Flood, si Noah ay isang Nephilim. Siya ay isang higante. Ka LE, gagawa na lang natin ang sariling episode si Noah sa future para matalakay natin lahat ng bagay na dapat nating malaman tungkol sa kanya. Nang mailayo na nila si Sayusudra at natapos na ang pagbaha, ang mga Anunnaki ay muling nagtayo ng panibagong istasyon dito sa Earth. Ayon sa tablet, itinayo nila ang kanilang mga gusali na nakalinya sa posisyon ng mga bituin upang ang mga ito ay magsilbing palatandaan ng sibilisasyon dito sa Earth. Ginamitan nila ito ng mga higanting bloke ng bato upang ito ay manatiling nakatindig ng daang-daang libong taon. Muli rin silang lumikha ng panibagong tao, pero ibang-iba na sa mga naunang tao bago ang pagbaha. Dahil naging problema nila ang overpopulation noon, ginawa nilang maselan ang pagbubuntis ng mga babae. Mas pinahaba nila ang development ng pitus sa sinapupunan. Ang iba naman ay hindi nila binigyan ng kakayahang magbuntis at makabuntis. At higit sa lahat, ginawa nilang mas maikse ang buhay ng mga tao upang hindi agad-agad madagdagan ang bilang ng mga tao. Ang patunay nito ay makikita sa Sumerian Kings List. Isa itong ancient Sumerian tablet kung saan nakalista ang pangalan ng mga naging hari sa Sumeria at kung ilang taon sila naghari. Ang listahang ito ay nahahati sa dalawang grupo. Bago ang pagbaha at pagkatapos ng pagbaha, kung saan kapansin-pansin ang haba ng termino ng mga hari bago ang pagbaha, kagaya na lang ni King Joshur na namuno noong First Kish Dynasty. Bago ang Great Flood, ang kanyang termino ay umabot
sa 1,200 years. Ang sumunod naman ng mga hari pagkatapos ng pagbaha ay di hamak na napakaiksi na ng termino. Isa pang patunay na mahaba ang buhay ng mga tao bago ang pagbaha ay makikita sa Genesis 5:23. Sa kabuuan, nabuhay si Enoch ng 365 na taon. Ang mga bagong tao na kanilang nilikha ay ginawa nilang alipin, pero naging mas magaan na ang pagtatrabaho ng mga ito. Inatasan ng mga Anunnaki ang mga tao na mamuno sa lahat ng nakikita nila sa lupa. Sila ang mga ngasiwa at mag-aalaga sa mga hayop, halaman, isda at lahat ng may buhay sa planetang ito. Patuloy pa rin ang kanilang pagmimina ng ginto hanggang sa maging maayos na ang kanilang planeta. Nakita ng mga tao noon na ang mga gintong kanilang minimina ay dinadala ng mga Anunnaki sa kalangitan. Dito nagsimula ang idea na marami kang makikitang ginto kapag nakarating ka sa langit. Posible din na ito ang dahilan kung bakit hanggang ngayon sobrang mahalaga pa rin ang ginto para sa atin. Nagtalaga ang mga Anunnaki ng magiging hari at ministro. Binigyan nila ng pantay na kapangyarihan ang dalawang posisyong ito dahil ang hari ang mga ngasiwa sa mga tao at ang ministro naman ang mga ngasiwa sa mga templo ng Diyos. Nagtataka ka siguro kung saan ang galing ang batas na kanilang sinusunod kay El Ino. Ang mga batas na kanilang sinusunod ay nanggaling sa mga Anunnaki. Isang halimbawa nito ay ang Code of Hammurabi, ang pinakaunang set ng batas sa buong mundo. Si King Hammurabi ay nakatanggap ng instruction mula sa Diyos na nagngangalang Shamash. Sinabihan siya nito na isulat ang 282 na batas na magbibigay kaayusan at moral sa lipunan ng tao. Si Anu at Bel ay tinawag ako sa pangalang kong Hammurabi, ang inangat na prinsipe na may takot sa Diyos, upang maiparating ang pamamahala at katuwiran sa lupain, upang wakasan ang masasama, upang ang malalakas ay hindi makapanakit ng may hina. Kaya dapat kong pamunuan ang mga tao tulad ni Shamash at bigyang liwanag ang lupain upang mapaunlad ang kagalingan ng sangkatauhan. Ang makapangyarihang panulat na ito ay isang patunay na may interaction ang mga Diyos sa tao noon. Tinuruan din nila ang mga tao na sumulat at bumilang. Ang mga sinulat nilang clay tablets ay nakikita na natin sa mga museum natin ngayon. Nang tuluyan ang umalis ang mga Anunnaki, pinamana nila ang sibilisasyon na kanilang binuo sa mga tao. Sobrang advanced na ng mga syudad na ito ng kanilang ibigay. Kumpleto na ito sa pagkakaroon ng kanal, irigasyon, sakahan, proteksyong pader, templo, mga tarangkahan at mga daanan. Ito marahil ang dahilan kung bakit walang mahanap ang mga archaeologists na stages of human civilization sa Sumeria. Alam nyo kasi mga ka-LE, ang sibilisasyon ng mga tao ay hindi bigla ang umuusbong sa isang lugar. Dumadaan ito sa tinatawag na development kung saan unti-unting nadidevelop at lumalago ang kanilang kultura, way of life, kaalaman, paniniwala at politika. Ang mga Anunnaki siguro ang dahilan kung bakit hindi dumaan ang mga Sumerians sa stages at development na iyon. Sa katunayan, ang topic na ito ay isa pa ring malaking misteryo hanggang ngayon. Naalala ko nga nung high school pa ako, ang bilis lang namin talakayin ang topic na ito. Ang sabi sa libro namin ay Sumerians daw ang pinakaunang sibilisasyon. Pero napakaunti lang ng impormasyon tungkol sa kanila. Hindi ba mahalaga sa atin ang kasaysayan nating mga tao? Sa mga tablet na ito nakasulat ang mga nasaksihan nila noong mga panahong iyon. Napaka-interesting nito dahil sila ang pinakaunang mga tao sa buong mundo. Posibleng sa kanila din natin mahanap ang sagot sa ating pinagmulan.
Ang Sumerian version ng human creation ay ang pinakaunang creation story sa buong mundo. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na ginaya lang nila ito sa ibang tradisyon dahil ito mismo ang nasaksihan nila at ang tinuro ng kanilang Diyos mula sa ibang planeta. KLE, nagtataka ka ba kung saan ang galing ang mga clay tablet na ito? Kung paano ito nadiskubre at ang pinakamahalaga sa lahat ay kung paano ito na-translate. Yun naman ang aalamin natin ngayon. Ayan, kumusta mga KLE? At welcome sa channel kung saan marami kang matututunan tungkol sa misteryo ng ating kalawakan. Ito ang Learning Express 101. Guys, maraming salamat sa pagsama sa akin hanggang dito sa dulo ng video. And guys, maraming salamat din sa 10,000 subscribers. Ang team ng Learning Express 101 ay nagpapasalamat sa inyo mga KLE dahil sa tuloy-tuloy na pagsuporta sa ating mga video. Okay, ito yung update. Yes, may part 4 pa tayo mga KLE. At dapat nyo yung abangan. Alam nyo kung bakit? Dahil doon na namin ilalatag lahat ng facts and history lesson tungkol sa topic na ito. Kailangan nyong abangan yun dahil doon din namin ilalatag ang lahat ng controversy ng topic na ito. Doon natin makikita kung bakit hindi na natin pinag-aaralan ang mga to sa school. Kung ano ba yung kontrobersiya, yung mga naging issue nung time na yon. At higit sa lahat, ikukumpara natin ang kwento ng Bible at ng original story mula sa Mesopotamia. So guys, abangan nyo ang part 4 dahil napakamahalaga ng part na yon. Dahil dun din masasagot yung tanong ng ilan na gawa-gawa lang daw namin ang topic na ito. So KLE, maraming salamat ulit sa pagsuporta nyo ha. Hindi namin inasahan talaga na magkakaroon kami ng 10,000 subscribers at makakatanggap ng ganito kalaking suporta mula sa inyo. Maraming salamat KLE. Ngayon, sa pagtatapos, gusto ko lang sabihin sa inyo na huwag mawawala ng pananampalataya sa Diyos, patuloy na magdasal, at patuloy na magsika para sa pangarap. Yun lamang. Abangan niyo ang part 4 ha. Salamat.